Okay guys, papalitan natin yung HDD, yung sa hard disk nitong laptop na to. Itong luma na laptop. Papalitan natin ng solid state drive kung gagana ba yung SSD sa laptop, no, kung lalakas ba siya or may kaibahan ba sa hard disk, no. Madali lang yung pagpapalit nito, guys. Bali, i-open mo lang yung likod. Yung dito sa likod ng laptop, bali may mga indicator yan, guys, eh, kung saan yung hard disk, saan yung laptop, katulad dito, dito yan, ito yung indicator nya, kita nyo dito yung hard disk, yung memory, nandyan na lahat, no. Tapos dito sa kabila yung CD-ROM nya, yan guys, may arrow down yan. Yan, screw mo lang to dito. Bawat laptop may screw yan sa likod. Yan, screw mo yan. Tapos tatanggalin mo lang kasi yung indicator niya is pa down lang, no. Yan, natanggal na, guys. Ito yung sa loob, memory, tapos hard disk. Ito lang yung matatanggal sa likod, guys, kasi yung iba sa front na yan matatanggal, eh. Bali kung mag-upgrade ka ng memory, madali lang kasi dito lang yan sa likod. At yung sa hard disk, ito upgrade to, no, from HDD, yung hard disk drive, papuntang solid state drive, no. Yan yung upgrade niya, no. Yan, screw mo lang to, guys. Dito, yan mga screw diyan. Yan, screw mo yan, tapos tatanggalin niyo. Tatanggal mo lang. Ito, guys. Ito yung hard disk niya, no. Tapos ito naman yung solid state drive, no. Magkapareho lang yung laki niya, pero yung power niya, yung gaano siya kalakas na mag-on from computer, may kaibahan talaga. 10 times faster 'to, eh, mga solid state drive, no. Ilalagay lang natin, no. Sige. Okay guys, tinanggal ko na rin yung RAM para linisan na lang din. Ba kasi para maging okay na rin din, no. Yung paglilinis ng RAM, guys, eraser lang yung gagamitin niyo, no. Tapos i-erase niyo mga nandito, no. Para maging malinis siya, no. Yan. Ganito lang paglilinis ng RAM, guys. Kung may mga problema kayo, katulad ng hindi nag-on, nag-on pero walang display, kadalasan kasi RAM yung problema niyan, lilinisan mo lang yung RAM, tapos ilalagay mo ulit, ganun lang, magiging okay na rin yan. Thank you.
Okay guys, natapos na natin ma-reformat, no, yung laptop. Che-check natin yung kung may may nagbago ba, no. Bali solid state na drive na to guys, at na-installan ko na rin ng mga software, yung mga driver niya. Yan. From on to booting guys, yun yung gaano kabilis yung booting niya, no, from galing sa pag-on, no. Ganun siya kabilis guys, parang mga almost 2 seconds lang yata or 3 seconds ba. Ganun yung kaibahan ng HDD at SSD guys, no. Parang naging brand new yung laptop, no. Bali itong laptop na to guys is a lumang laptop to, no. At in-install natin is Windows 10. Nakaya niya dahil sa SSD, no. Parang ang bilis talaga. Yan yung specs niya guys, no. Bali yung RAM niya lang niya is 2 gig lang. Tapos yung processor niya is Celeron lang, no, na 1.83 GHz. Bali lumang laptop to siya guys. At ininstall natin ang SSD, solid state drive. At ganun kabilis yung pag-on, no. Bali times 10 yung faster, ay times 10 yung times 10 faster than HDD, no. Ganun kabilis guys. At yung mga process niya pag open mo ng mga documents galing sa SSD, mabilis talaga guys. Ayan, ganyan. Parang naging brand new yung laptop. At bumilis talaga. Try natin mag-open ng Facebook. Wait lang isa. Facebook.com. Yan. Di ba? Malaking pinagkaiba. Pero yung specs niya, ganun pa rin. Bali, yung pinalit lang natin, yung SSD lang, no? Yan. 2 gig lang to, guys. Tapos, Celeron lang. Bali, luma siyang laptop. At yung nilagay natin is 120 GB lang na SSD, no? Na Kingston. Try natin i-restart. Tignan natin kung mabilis ba talaga, no. Ganyan yung kabilis yung booting niya guys, no. Kung HDD pa to guys, mga 3 minutes pa ata hihintayin natin, no, para makapasok lang sa OS niya, sa desktop niya, no. Ito guys, madali lang talaga, naka SSD lang. Mura lang din yung mga SSD guys, nasa 1.2K yata yun sa Shopee. Yan. Diba, mabilis siya guys. Open tayo ng software like Microsoft Word. Bali, kaka-open lang to guys ha. Tapos nag-open agad tayo ng mga software, no. Yan. Ganun siya kabilis guys. Okay guys, kung may mga katanungan kayo, kung ano kung maganda ba talaga yung SSD, yung mga ganun. Oh, yung mga luma yung computer at laptop, magiging bago. Yan, for sure mamamangha talaga kayo. Okay guys, please like and subscribe naman. At kung may mga katanungan kayo, baka pwede natin i-vlog. Try natin. See you. Thank you.